Hello guys, good morning. Magandang araw sa lahat. Ngayon guys, meron na naman tayong panuori na video para po sa ating mga kaalaman, para sa mga senior citizens, na mga pensioners sa social pension at sa universal social pension. Yan guys, meron tayong panuorin isang video na marami tayong matutunan at malalaman. Kasi yung batas na 1,000 sa para sa social pension sa mga senior citizens ay nagiging batas na at na matatanggap na sa mga senior citizens, mga indigent, kapag napunduhan na sa DBM. Hinihintay na lang ang announcement ng DBM kung maibigay na ng DBM ang pundo para sa pension ng mga indigent na 1,000, kasi nabatas na yan guys. At pagkatapos niyan, isunod na rin ang universal social pension. Sa ngayon, ang DSWD pa rin ang namahala, kasi hindi pa ito na i-turnover sa DSWD, sa hindi pa nila na ipasa doon sa NCSC or National Commission of Senior Citizens. Kaya DSWD pa ang namahala sa pamimigay ng mga ayuda, mga pensions sa mga seniors. Kaya guys, darating din ang panahon na matutupad na rin ang mga pension na tinatawag nating universal pension. Kaya guys, panoorin natin to para malaman natin ang lahat ng mga balita. Huwag ninyong kaligtahan ng pagpanood sa mga video para laman sa kaalaman nating lahat. Kung ano man ang mga balita, malalaman nyo agad. Kaya hindi na guys, panoorin na natin to. Mga kaibigan, yung social pension, 1,000 na po yung buwan ng pensyon ng mga senior citizen. Now, ang next po isusulong ng mga kaibigan natin dyan sa camera para po sa mga senior citizens is yung pangkalahatan po na universal pension program para po sa mga seniors. Mukhang malaki-laki ang pondong kailangan ito, ma'am, pero nauna pong kinaya ng former administration ang pagbibigay po ng universal program, education program naman sa mga kabataan sa college. Mukhang ang problema, pondo. Kaya po ba, ma'am? Actually, yung social pension natin sa seniors, ang problema kasi doon is nakabase siya sa sistema ng pilihan eh. So, maganda siya on paper, pero ang nangyayari in practice is nagiging very politicized siya, dahil yung mga beneficiaries sa social pension program is pinipili lamang, di ba? So, ang problema, kung ang tagapili, ang tagalista ng mga beneficiaries ay hindi natin kakampi, ay malamang hindi ka malilista din as a beneficiary. So, ang isang magandang way to solve that is gawin na lang natin universal ang sakop ng pension. And then, at the same time, of course, provide mechanisms for opting out para yung mga mayayaman naman natin na seniors ay pwede namang i-waive na lang ang social pension. So, yun yung isa sa mga pwedeng approach para sa tinatawag na universal social pension. But as you correctly pointed out, malaking pondo ang kailangan. Sorry, hindi ko tala yung notes ko. Pinupit ko na yan dati kung magkano. At this point in time, sa isang sitwasyon na we're still trying to get back on our feet. Ika nga, hindi pa tayo nakakabalik sa ating pre-pandemic GDP per capita levels. Kailangan pa natin magpayaman ng kaunti pa para mas ma-afford natin ang universal social pension. But kayo pa man, I think very willing. Ang daming co-authors dito sa universal social pension in the last Congress. Kaya lang, ang nangyari nga is because of the realization na hindi natin kakayanin at a point in time na may pandemic, ang ginawa muna is doblehan na muna natin. From 500 pesos, ginawa 1,000 pesos. Kahit paano, baby steps, pakunti-kunti yung victory muna. Ma'am, balik po tayo doon sa
naging pagkasa natin kanina, medium term fiscal framework ng administrasyon, kinundi na po ito at sinabi po ng Gabriela na anti-poor at hindi na po makatutulong sa mga mahirap ang resolusyon na inadap po ng House of Representatives bilang kaani po ng majority. Ano masasabi po niyo dito, ma'am? Well, actually po, hindi naman dahil member ako ng majority or hindi ako member ng minority. Ako bilang ekonomista, kahit anong pagbalik-balikan dito 21-page document na nagpapalangkas na medium-term fiscal framework, pro-poor po siya. Kasi, simple lang. Gusto niya na mas malakas ang ekonomiya, ibig sabihin mas maraming kinikita ang tao. So by definition, ina-explain ko nga eh, kapag dumadami ang kita ng isang tao, ibig sabihin nun, ay hindi na siya poor. So nakabalangkas dun eh, ano yung mga gagawin natin para mas maging malakas ang ekonomiya natin? Kailangan natin mas maraming investment, kailangan natin mas sumamang mga negosyo, kailangan natin na mas maraming trabaho. At the same time, kailangan malawak natin ang social programs, kasama dyan ang 4Ps, very important ang 4Ps sa poverty reduction, which is yung kasulang. Maraming nagtatanong na hanggang pangarap na lang yung universal pension para sa mga lolo at lola natin, sa mga seniors. Kung kayo po tatanong, nasa magkano ang dapat pondo niyan annually ng gobyerno para po lahat ng mga lolo at lola conforme sa katayuan sa buha po ng buwan ng pension? Yung aming computation based on ng pag-aaral sa 12 million na senior citizens ay more or less 160 billion. Pero sinasabi ko nga, maliit na halaga ta annual budget ng kakatiting lang po. Kaya sinasabi nila mahihirapan sa pondo. Hindi po ako naniniwala sa mahihirapan. Kung gusto pong ibigay, may paraan. Diba, pag mga ganyang panukala, ang unang haharap dyan, DBM. Dahil sila maghanap ng funding ko. Actually, ang umaharap dyan, DBM saka Department of Finance. Ang sinasabi ko nga sa kanila, hindi pa kami nag-uumpisa sa batas. At pagka pinag-usapan na ang budgetary requirements, nakakonto na sila. Kaya nga sinasabi ko, itong ating ginagawang batas ay hindi lamang sa mga senior citizens ngayon, sa mga darating pang-generasyon. Yung darating na generasyon ang makikinabang itong ating ginagawa ngayon. Dahil hindi po biro, Kong, ang maintenance sa mga lolo at lola buwan-buwan. Kumpore pa sa, siyempre may mga lolo at lola na may key, may kaya, meron namang wala. Kaya malaking tulong po yung 1,000 naman kung ito'y matutuloy sa pangkalahatan. Lahat-lahat na mabibigyan kada buwan. Pero may punto ka kanina. Actually, nabanggit mo yung monthly maintenance. Meron na rin akong ipinail na bill. Magbibigay ng monthly maintenance. At least siguro mga 500. Maliit na halaga, pero malaking bagay sa ating mga senior citizens. May pinuntukan kanina ang congressman yung ano, dapat na bago pa man sila magkasakit, at least makakatulong ito. No, hindi yung may sakit na doon na tayo tutulong. Kasi yun yung parang requirements dito sa 1,000 pa, di ba? Na kailangan may ano ka, indigent ka, may kapansanan, or may sakit ka na. Tama. Kaya nga ang solusyon natin dito, para mabigyan lahat ang senior citizens ng pension, ay yung ating Universal Pension Act. Na pagdating mo ng 60 years old, automatic, kasama ka na makaka-receive ng social pension sa ating mula sa ating gobyerno. Paano yung mga panukala ko na libreng dialysis? Iba pang mga health treatment sa mga lolo at lola? May mga action po ba ang partners po niyo dyan? Actually, nabanggit mo yung pre-dialysis. Pero noong last week, nagkaroon ng committee hearing, ang Committee on Health. Yung increase ng coverage ng PhilHealth. Pakiusap ko sa committee na kung maaari ay isama na yung, kasi merong section, isang section may provision, pre-dialysis treatment for indigent citizens. So sabi ko, bakit hindi natin isama yung for all senior citizens? At ako'y natutuwa naman, nagpapasalamat ako sa committee on health, sa si kay chairman na Kong Gato, at tayo na pagbigyan. Kasama na rin sa bill na yun, pre-dialysis for all senior citizens. Okay, sa mga nanonood ng mga senior dyan, ha, habang nandito pang inyong kinatawan, mag-comment kayo sa ating Facebook stream at sa ating YouTube stream para direkta natin maipaabot sa inyo pong kinatawan ng 19th Congress, si Congressman Ompong Ordanes. Oh, ayan na guys, narinig na natin guys ang mga bagong balita ngayon guys, na sa wakas, na aprobahan na rin ang batas na 11916.
ang batas na magbibigay sa mga senior citizens ng 500 indigent, sa mga indigent seniors na 500, at ngayon na isang batas na nadagdagan ng 500 at maging 1,000 na ito. Buwan-buwan na to, guys. Makakatanggap na ang mga senior citizens ng 1,000 monthly. At siguro ako, marami ang maging masaya mga kababayan nating mga senior citizens, lalo na yung mga indigent na walang-wala talaga at wala silang mapagkukunan ng mga source, walang kapag-anak na makatulong, at matanda na sila, hindi na makapagtrabaho. Kaya maganda yung batas na yan na binigay ng gobyerno para sa atin, guys. At ang tungkol naman doon sa universal pension, maging pangarap na lang, hanggang sa pangarap na lang siguro, pero ginagawa naman nila ang paraan para ito ay maging batas din at magiging ang lahat ng senior citizens ay makatanggap rin ng 1,000 sa ilalim ng batas ng universal social pension, kasi iba yung batas na para sa indigent, na yung 100 nila o 500 nila dinagdagan ng 500 at naging 1,000. At ito namang universal social pension, iba rin to, para din to sa lahat na ng mga senior citizens, para sa lahat ng seniors, mayaman man o mahirap, at meron man sila mga SSS, pensioners din sila ng SSS at GSIS, at kung kahit na meron silang mga mapagkukunan ng mga source, para sila ay hindi na maghirap. Pero sa ilalim ng batas na yan, lahat naman tayo, senior citizen, mabigyan. Lalo na kung ikaw ay isang Pilipino at dito nakatira sa Pilipinas, at ikaw ay dito pinanganak at may katibayan ka ng birth certificate at senior's ID, senior citizen's ID, at ikaw ay na-registered sa NCEC or National Commission of Senior Citizens. Kaya ito ay ginagawan din nila to ng paraan para ito ay isusunod din sa social pension ng senior citizens sa mga indigent. Unti-untiin lang natin, guys, ngayon na isa-isa nang natutupad ang mga pangarap natin. Kaya ang isunod naman na pag-approve nila yung batas ng senior citizens, yung universal social pension sa ilalim ng batas ng National Commission of Senior Citizens. Kaya, guys, kapag i-turn over na ng DSWD yun sa NCEC ang pamamahala sa senior citizens, ang NCEC na ang maghawak. At ang NCEC na ang mamahala sa lahat ng mga sa senior citizen or universal social pensions. Yan lang, guys. Thank you for watching.